po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay kaya sa Diyos na sa timay lahat. Tanay na po niya hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Marta, Santa Maria, at San Lazaro. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuhay ng iyong anak si Lazaro mula sa kamatayan at buong lugod siyang tinanggap ni Marta sa kanyang tahanan. Ipagkaloob mo sa tapat naming paglilingkod sa aming kapwa, mapagnilayan namin tulad ni Maria ang iyong salita at makamit ang iyong gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan nito, itinayo ang mga bastidor, isinuot sa mga argolya ang mga trabisanyo, at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan, tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mangyari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat na natili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kalwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw,
Ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo, kung gabi na may ang haliging apoy. Ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria'y naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya, "nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni na Santa Marta, Maria at Lazaro. Ito po yung tatlong magkakapatid na malapit o malapit kay Jesus, mga kaibigan ni Jesus. Dati po ay ito po ay kapistahan lang ni Santa Maria, Santa Marta. Pero ginawa po ni Pope Francis na isama na sa kapistahan ito yung dalawa pang kapatid, si Maria at si Lazaro. San Lazaro yung namatay po, no? At nais ko po kayong anyayahan na pagnilayan natin ang mensahe ng pagdiriwang na ito. Una po, si Marta ay katulad ng marami sa atin ngayon, nawalan ng mahal sa buhay. Dahil nga si Marta at si Maria ay wala na pong nabanggit, no, sa Ebanghelyo kung sila po ba ay may magulang pa. Yung estado ni Marta at Maria, mga babae po ito. At ang mga babae ay umaasa lamang sa mga lalaki nung panahong ito. So dahil wala pa silang asawa, so si Lazaro ang lalaki sa tahanan nila, si Lazaro yung nag-provide para sa kanila. Pero dahil nga, hindi ko alam po, no, wala naman din nabanggit kung nagkasakit ba siya, pinatay ba si Lazaro, basta ang sabi lang dito, namatay ang kanilang kapatid. At nabalitaan ito ni Jesus, kaya ninais ni Jesus sa dalawin ang kanyang mga kaibigan. So katulad ng marami sa atin ngayon, si Marta, si Maria, nawalan ng kanilang inaasahan. Pero ganun pa man, kahit na ganun ang nangyari sa kanila, dahil mayroon silang malalim na pakikipag-ugnayan, pananalig kay Jesus, kung kaya hindi naging dahilan ang kamatayan para sila ay lumayo, magtampo o magalit sa Diyos. Kasi kadalasan po, no, pag sinasabi natin, lagi, bakit sa atin pa nangyari? Bakit tayo pinabayaan ng Diyos? Lagi naman tayo nagdarasal, lagi naman, malapit naman tayo sa Diyos. Pero bakit ganito nangyari? Kaya nga ito yung sinasabi sa atin, no, ng kapistahan ito na kahit anong mangyari, kasama natin ang Diyos. Kahit na ba mapait, masaklap na pangyayari sa buhay natin, ang Diyos ay laging handang dumating, sumaklolo sa atin para tayo i-comfort. Dahil nga, ang isa ring realidad, hindi natin hawak ang ating buhay. Gustuhin man natin magkasama-sama tayo habang buhay, habang panahon, may wakas ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya huwag nating sayangin din. At ang pangalawang punto na nais ko po kayong anyayahan na pagnilayan, itong tatlong itong magkakapatid, ang nagpapalalim ng kanilang relasyon, ng ugnayan nilang magkakapatid, kay Jesus. Dahil kay Jesus. Na pwede natin tingnan, sa panahong ito, specifically sa magkakapatid, anong dahilan bakit tayo nagkakaiwa-hiwalay? Ano yung dahilan bakit mas pinipili natin mag-iwa-hiwalay? Kung kailan nag-pandemic, kung kailan mayroong crisis, doon tayo nagkakagalit-galit, nag-aaway-away. Minsan dahil sa pera, dahil sa utang ng kapatid. Diba po, no? Siyempre, kapag ang kapatid mo naman, dapat nagkukusa,
Kung nakakaluwag, magbigay. Kung nakakaluwag, kung sinabing hiram, eh magbalik din. Pero, di ba, kung magkakapatid din naman, huwag mo nang isiping utang. Bigay mo na lang. Kesa naman yun ang maging dahilan para tayo mag-away-away at maghiwa-hiwalay. Pero huwag din naman abuso yung ibang kapatid. Parang pagsasamantala naman. Kailangan lahat nagtutulungan. Lahat nagsisikap. Hindi maging pabigat, kundi lahat magtulungan. At mangyayari yan kung lahat ng magkakapatid ay mananalig sa poong Jesus Nazareno. Kay Jesus, sa Diyos pa rin, yun yung dapat na pinangahawakan para anumang problemang dumating sa magkakapatid, hindi ito basta-basta magugupo o matatalo. At huwag nating hayaan na sirain tayo ng anumang bagay sa mundong ito na handa nating putulin ang ating ugnayan kahit maging magkadugo kaya nating alisin para lamang sa mga material na bagay. Kasi isang araw po, isa-isa sa mga magkakapatid, mamamatay din, mawawala din. At mahirap naman na makikita na lang kayo kapag yung isa nasa kabaong. Mahirap naman yung magbibigay ka na lang, abuloy na lang. Nawa, katulad ni Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, pinagtibay ang kanilang relasyon ng kanilang pananalig sa Diyos. Iyon ang higit na mas mahalaga. Hindi man natin maintindihan ang bawat isa, maging ang pinagdadaanan ng bawat isa, sa tulong ni Jesus, makakaya nating unawain ang kahinaan at pangangailangan ng ating mga kapatid. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, sa kapisahang ito ng mga kaibigan ni Jesucristo, ang magkakapatid na Marta, Lazaro at Maria ng Betania, lakas loob nating ipamanhik sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway maging tunay na halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga umuugit sa pamahalaan, naway tumupad sa kanilang sinumpaang tungkulin at maging tunay na lingkod bayan. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano, naway maglaan ng panahon sa pakikipag-usap sa Panginoon at pagninilay sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng awa at kagalingan mula kay Jesus, ang banal na manggagamot. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Tulad ni San Lazaro, ang mga nangamatay, naway magkamit ng muling pagkabuhay at pamanang langit. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Aalay namin sa lahat.
itayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang aming mapagpakumbabang paglilingkod ay kalugdan mo sa ikararangal ng mga banal mong ikinalulugod at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad at mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalanging wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa Diyos mo ilagat, pag nagtiwala'y tutulungan kang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Saka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain.
pagtiyaga, maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang umiginawa sa likong paraan. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kami mga nakinabang ay dumadalanging magkamit ng di magmamaliw na kabutihan, ngayon pa man ay minaganang loob mong ibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ihalay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisan ng aming kanilang.
Padres, Nazareno, inarangal ka namin.